nangyari sa akin doon, parang napunta siya sa wala. Na-frustrate ka ba? Disappointed? Yeah, andun yung... Nagalit? Oh, disappointed talaga. Kasi nga, yun eh, sayang eh. Pero may mga nagsabi sa akin na may mga nangyayari naman doon. May kapalit naman at least. Yeah, at least ito, dumating sila. So, wala at least parang nakatabaho ko rin si... Okay naman yung mga actors at mga director na nakatabaho ko doon. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil inalagaan din talaga nila ako. Lalo yung mga director talaga. So, napapasalamat ako sa kanila. Ayun yung mga actors din nakatabaho ko. Tapos, ayun, doon lang ako nanghihinayang talaga. Yung pinaghirapan namin, hindi makikita ng tao. So, gusto pa bang gumawa ng project sa ABS after what happened? Kung ano naman, kung may offer din naman sila, wala namang problema yun. Basta matuloy. Basta matuloy. Siya, that's, ano, di naka-work mo na si Guy, si, ang superstar. Dream mo ba na someday maabot mo rin kung ano yung naabot niya? Hindi, Tagay. Yeah. Bilang isang magaling na artista. Sa tingin, siguro kasi nag-iisa lang talaga si Tita Guy eh. So kung ano yung narating niya, hindi ko talaga mararating yun. Iba ang pupuntahan ko talaga. Pero kung sakali, gusto mo rin na takakin yung ano. Yeah, maging, ibig sabihin mga award-winning actress. Yeah. Siguro mas gusto ko naman na makilala ko bilang character talaga, character actor. Na kung ano yung kaya kong gawin acting-wise, yun yung gusto ko talaga. Sa panahon na nagtatrabaho kayo, ano yung gusto mong ano, trait ni Guy na nagustuhan niya? Yun, yung pagka down to earth niya talaga. Kasi hindi lahat ng artista gano'n na nakatrabaho ko rin, na nakita ko rin, na parang sa akin kasi hindi ko naiintindihan ba't may mga gano'ng artista na ang tingin ko kasi, itong ginagawa namin, itong pag-artista kasi, trabaho lang to eh. So pare-pareho lang kami binabayaran, director, yung mga assistant directors, mga taga-bigay ng kape, yung staff, yung crew. Lahat kami nagtatrabaho eh. So, hindi ko maintindihan kung bakit may mga aktor na gano'n ang ugali. Siguro, yun nga, ang difference lang sa pagtrabaho namin is, kami yung na-expose sa tao. So, nakikilala kami ng tao. Pero, hindi naman excuse yun, di ba, para iangat mo sa ulo mo at maging mayabang. Alam mo, mayabang talaga. Yeah. Meron. May mga natrabaho na ako. So, exceptional. Na ako talaga, wow. Parang idol pa man din kita, tapos ganyan ka. May mga gano'n. So, gusto na namin yung first working day mo, yung pagtanggap sa'yo dito sa GMA. Sobrang hindi ko ini-expect na gano'n yung pagtanggap na at gano'n yung asikaso na ibibigay nila sa akin. Kasi gaano ba kabilis na in-offer to sa'yo pagkatapos at nag-taping ka ba kaagad? Ilang days bago? Yeah, after nung shoot ko with Direk Dante yung Daewoo, nagtumawag agad yung manager ko na may project ka with GMA. So, pagbalik ko, si Shani Bacol. So, pagbalik ko dito, wow, next week magsistart na or story ko na. So, andun yung nagulat din ako na natuwa ako. Saka andun yung nakakatuwa kasi kilala nila ako eh, na alam nila kung ano yung at sino na yung mga nakatabaho. So, naramdaman ko talaga na andun yung respeto. Andun yung respeto nila sa... Importansya. Yeah. Naramdaman ko sa... At totoo na to kasi may launching na. Yeah, yun nga. Na nararamdaman ko, wow! Meron na! Tutuloy so, na nila! So, matatawag na bang mainstream actress ka? Kasi... Well, pagiging actor naman kasi, hindi naman, wala namang parang mainstream Indian eh. Talagang kung actor ka talaga. Nagkakaiba lang kung ano yung pinakamaraming nagagawa ko talaga. Pero ito, dahil nag-TV na, kung magugustuhan man din ako ng tao at bibigyan pa nila ako ng maraming projects dito sa network na to, hindi ko pa rin talaga iiwan ang indie. Pero ang tawag dito, bakit tumaya ka na mother role kagad ang first TV project? Ito ba dahil gusto mo talagang mapasok sa mainstream acting or... Okay lang sir. Sa akin, okay lang eh. Kasi character to na binigay sa akin eh. So, ang sa akin naman, isa lang tong parang trabaho din or character na in-assign sa akin na gawin. Pero it doesn't mean naman siguro na andun yung medyo na natakot din ako baka after nito, baka hindi na ako bigyan ng bata or
batang role, alam mo yun, baka puro nanay na. Puro nanay na. Sa tingin ko, hindi naman eh. Pero andun yung, oo, oh, medyo kinabahan ako noon. Pero mas challenging naman. Yeah, mas challenging siya para sa akin. Gusto ko lang talaga ipakita ko ano yung... Versatility. Na, yeah, yun. Eh, ang tawag dito, maghubad ka pa ba? Sa akin kasi yung mga ganun, depende talaga yun sa character, saka sa script, saka sa director. Kasi nga,